Magandang araw mga kapatid. It's my live streaming for Hearts Day. Happy, happy Hearts Day. Sa inyo naman nagsasabing Happy Valentine's. Maligayang araw ng mga puso. Whatever it is, ay ang mahalaga ay tayo punong-puno ng pagmamahal at tayong nakakaranas ng pagmamahal galing lalong higit sa Panginoon, and we are able to feel that love mula sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Tunay na maraming reasons para magsabi tayo ng we are so blessed. We are truly, truly, truly blessed. Kaya magandang, magandang, magandang araw sa inyong lahat. So, yun. Napaka-bilis ng panahon. It's Hearts Day na. Parang kailan lang ay nag-celebrate ng ganitong celebration. At ngayon, ito na naman tayo. Celebrating ulit. Sa lahat na nanonood ngayon, mega, mega, mega love shoutout. And medyo late ako sa aking schedule. But ngayong gabi, I just want to share to you something. And I hope that we are going to learn more and tayo mapagpala ng mga bagay na isi-share ko. Of course, it's heart talk. Usaping pag-ibig. Pag-ibig, usaping puso. Usaping na dapat nating bigyan ang pansin. And of course, lalong yes sa mga mag-asawa, sa mga nagmamahalan, sa magka-partner, ano ba yung mga dapat nating gawin sa buhay mag-asawa, sa ating mga relasyon. We are so blessed to know that we have God who love us so much. Kaya kung kayo nandyan, so don't forget to comment down below. Don't forget to like and to share na rin or subscribe dito sa ating channel. Pagpalaan ka ng Lord. And this time ay nais kong i-share sa inyo ang ilang mga bagay-bagay tungkol sa buhay mag-asawa. Mga payo, okay? I give credit to the original uploader of this message 10 years ago. And naway magamit ng Lord ang piece of work na to sa ikatitibay ng mga relasyon ng mag-asawa. Mga payo mula sa bawat isa. Ay mga kalipunan ng mga payo. Yan, hindi ko lang sinasabi ko. Yan, so mga kapatid, mga payong ito ay kapupulutan natin ng aral. And I believe na kapag ito ay ating binigyan ng pansin, ay magbibigay sa atin ng mas maayos na buhay mag-asawa. Okay, mga payong ito ay lagi nating tandaan ay nasa atin ang desisyon kung i-apply natin ang mga to or hindi. So mga kapatid, para sa masayang pagsasama ng mag-asawa o ng mga mag-aasawa, ito yung mga bagay na dapat nating tandaan. Una, lagi nating tandaan na kayo, lalaki at babae, ay regalo ng Diyos para sa isa't isa. Yan. Kayo ay para sa isa't isa, kumbaga perfect match. So, tandaan ng iyong esposo, ang iyong asawang babae o lalaki, ay regalo ng Diyos. Yung maasawa mo na yan ay regalo ng Diyos. So, it's a healthy thing to do na intindihin mo na regalo yan ng Diyos. Siya ay regalo ng Diyos. It will somehow help you avoid thinking na ang iyong maaasawa o ang iyong asawa ngayon ay by chance lang kaya kayo nagkaasawahan. Worst a mistake, of course. Nagkamali ako. No, regalo yan. Totoo naman talaga na yung asawa mo ay regalo ng Diyos. Ang asawa hindi napulot kung saan-saan lang. So ang asawa hindi galing sa kung anumang planeta, hindi galing sa kung saan,
Hindi yan hulog ng kung anuman. Ang asawa mo'y regalo ng Diyos. Laging tandaan na ang mga regalo ng Diyos ay mabuti. Our God will not give bad things. He will give always perfect good gifts for all of us. Amen? Kaya tandaan ng iyong asawa, ang iyong mga asawa na yan, engage na, ay isang mabuting regalo ng Diyos. Amen? Yan. Kaya kung nag-iisip ka, bakit siya? Kapatid, regalo ng Lord sa iyo yan. Regalo. Gift. So, isa pang bagay na nais ko i-share sa inyo, upang maging mas masayang pagsasama ng mag-asawa, ay ipakita at ipadama ang pag-ibig sa paraan na gusto niya. Let the love be felt and be shown in the way it should be, according to the preference of that person. So may mga mag-asawang nagsabing, hindi ko kasi maramdaman na mahal ako ng asawa ko. Ang dahilan, hindi kasi siya minamahal sa parang gusto niya. So baka naman kasi hindi sinasabi mo sa asawa, kaya hindi naman niya alam kung paano ka mahalin yung parang gusto mong paraan. Hindi niya alam. So mas maganda, pag-usap kayo. I want you to do this, and while you are doing this, I feel that you really love me. I feel so much love. So, kaya naman siguro hindi mo ipadama ng asawa mo yung paraan ng pagmamahal na gusto mo. Eh, kasi hindi mo naman sinasabi. So, mas okay na kusasabihin mo, Han, sweetheart, this is what I want. Hindi masama at lalong hindi nakakahiya. Hello, family, love and love. Happy Hearts Day sa inyo dyan. So, hindi masama at lalong hindi nakakahiya na sabihin sa iyong asawa kung paano mo ibig mahalin. So, malaking tulong din kung tatanungin mo ang iyong asawa kung paano niya gustong mahalin. Okay, paano siya gustong mahalin? So, lalo kang mamahalin ng asawa mo kung mamahalin mo siya sa paraang gusto niya. Okay? So, para masaya lalo ang pagsasama ng mga mag-asawa, unin sa inyong mag-asawa, ipakita at ipadama ang pag-ibig sa paraan na gusto niya. Ikaw din, kung ano yung gusto mo, sabi mo sa kanya, I feel much love if you are doing this for me. Praise God. Okay. Isa pang mga advice para sa bawat isang sa bawat mag-asawahan o sa mga mag-aasawa para masaya, sa ari-arian at pera, huwag magkanya-kanya. Though dito sa Canada ay uso 'yon, yung magkakaiba yung account. Pero Pilipino naman tayo kadalasan. And it's only applicable for the Filipino couples, but for everyone. Sa ari-arian, huwag magkanya-kanya. Okay? Sa mag-asawa, ang ari-arian ng isa ay ari-arian ng dalawa. Walang akin, walang akin, walang sayo, sayo, walang atin. Walang sayo, walang akin, atin dapat. Ang salita ay atin. So yung perang kinita ng isa ay pera ng mag-asawa. If in marriage, the man and the woman were on one flesh, then what is owned by one is owned by the other. Kaya nga isa na lang eh, di ba? Kaya walang magtataguan, ilabas na lang yung perang pinakipit-ipit sa pitaka. Walang magsasabi ng lihim para masaya. Lalo pagdating sa ari-arian o sa pera. Yan. So, yan. Shower each other with love. And kaya kung may mga comments kayo, you can just comment down below. Hindi ko alam kung ilan kayo dito and I don't know how long it will be. So, sa ari-arian, pero sabi natin kanina, shower each other with love. Para masaya ang pag-asawa, ang mag-asawa, ang relasyon, shower each other with love. With love. Okay. Diligin ng pag-ibig ang isa't isa para sumagana ang pagsasama. Ang maayos at matatag na pagsasama ng mag-asawa ay hindi nagaganap ng basta-basta. Ito ay parang halaman na inaalagaan,
dinidiligan, pag-ibig ang mahalaga. Pag-ibig ang susi ng lahat. Pag-ibig ang ipandilig. Huwag ipandilig ang masamang hinala, huwag ipandilig ang paninira, huwag idilig ang pangutya, huwag idilig ang pagdududa, huwag idilig ang sama ng loob, ang panunumbat, huwag ganon. Idilig ay pag-ibig. Para mas nag-flourish, para mas nanonourish ang love with each other. Ayan! Mayroon na tayong apat na payo. Pero panlima, maging creative tayo sa pagpapakita at pagpapadama ng love. Love. So yung pagiging creative sa pagpapadama ng pag-ibig ay napakalaking tulong sa pagpapanatili ng init ng pagsama ng mag-asawa. Kung nag-iisip para maging creative, mas maganda. Mas may thrill. Ayan. Mas may thrill kapag nagsasamang magkasama. Therefore, hindi boring, hindi nakakasawa kung paulit-ulit lang, di ba? Boring pala. Boring, pag paulit-ulit. Parang wala namang variation. So, paminsan-minsan, kaunti na lang, bagay naman ng konting pagbabago, yun namang creative si lalaki, maging creative naman si husband or si wife. Okay? So, in what way? Marami kang alam, alam ko. Marami kang pwedeng maging paraan, gawin mong creative yung pagpapahayag ng love. Pwede kang gumawa ng tula, pwede kang gumawa ng flowers, pwede kang mag-bake, madami. O kaya pwede kang sa, basta maraming paraan how you're going to express your love. Try yung pagsasabi mo na I love you, maraming paraan to be creative. So, yan, maging creative sa pagpapakita at pagpapadama ng love. Yes naman. I believe kaya-kaya mo yan, kapatid. Kumbaga, maraming ka talaga magagawa. Well, another thing is show your concern or on the interest of your spouse. Show concern on the interest of your spouse. Ayun. Maraming hilig. Iba-ibang hilig ng mag-asawa. Kahit mag-asawa na yan, individual pa rin yun eh. May kanya-kanyang pinagkakahiligan. So, wag lang himukin ng asawa na magpakita ng concern sa kung anong interest mo. Okay? Kundi, ikaw din, bilang asawa, magpakita ng concern sa interest ng iyong asawa. Hindi pwedeng give ng give, hindi na pwedeng take ng take. Suportahan mo ang asawa mo sa kanyang hilig. Alamin ang paboritong sports. Kung mahilig yung mag-video games, hindi pag-aralan mo. Kung mahilig magluto. Kung mahilig manood ng mga documentaries. Suportahan. Makipag-usap din sa asawa tungkol sa paksang gusto niya. Hindi yung laging ikaw yung bida. Ikaw lagi yung sisiyahan. So, samahan. Hayati Rashida. Ayan. Happy Hearts Day, Happy Valentine's. So, napakabuti ng Lord. Show concern on the interests of your spouse. Napakahalagang bagay para masaya ang pag-aasawa. Samahan ang asawa kung ano yung gusto niya. Okay? Samahan ang gusto niyang manood ng mga pelikulang gusto niya. Ayaw mo ng mga medyo talaga mga sci-fi. Gusto mo medyo may drama. Pero yun ang gusto niya. Samahan mo. So malaking tulong sa masayang pagsasama ang maging concern sa interest ng isa't isa. Okay? Yan. Of course, pag mag-asawa, tayo po ay mga taong nilalang ng Diyos bilang sexual creatures, mga creatures, mga nilikha ng Diyos na may sexual na pangangailangan. Kaya naman, isa sa payo para masayang pag-asawa, ang mag-asawa, satisfy the sexual need of your spouse. Okay? So not only sa personal satisfaction, kundi pati sa asawa. Kumbaga, maging creative, maging mahusay, maging maayos, and marunong makiramdam. Okay? Kumbaga si Mrs. dapat nagpapabango lagi, nagpapaganda ba? Tsaka ganun din si lalaki. Hindi object ang babae, kundi isang
minamahal. Kaya napakahalaga ng pagiging gentle. Ayan. Ito pa, isang payo para sa ikasasay, lalo ng ating mga pagsasama sa lahat ng mga couples, sa mga balak mag-asawa, ay ito. Avoid retiring to bed with unsettled ill feeling. Huwag kang matutulog, huwag mong tutulugan na may sama ka ng loob o magkasamaan kayo ng loob na mag-asawa. Good. Huwag kang matutulog na hindi kayo nagkaayos. Minsan, of course, nagkakaroon ng offense. Ma-offense si lalaki kay babae and vice versa. So, bahagi ng buhay mag-asawa yon. Kung sakaling ma-offend sa iyong asawa, huwag kang matutulog o huwag mo siyang hahayaang matulog na masama ang loob sa iyo. Okay? Huwag hayaang makatulugan ang galit sa asawa kasi baka magising ka, patay ka na. Di paano na yun? Di wala na, no? Pangit mamatay na may kimkim na sama ng loob. Pangit man yung word, pero pwede kasing mangyari ito eh. Kung balak mong bukas ay alisin pa, sa kinabukasan pa alisin yung sama ng loob, eh, hindi tama. Baka huli na yung lahat eh. Kaya, huwag palulubugin ang araw na may galit sa puso. Huwag matutulog na hindi kay pag-ayos. Humingi ng tawad at magpatawad. Yan. I-resolve ba? Para pag kinabukasan, sa kinabukasan, bagong araw, bagong umaga, mas masaya. Amen. Oh, ito, isa pang payo. Be gentle and tactful in correcting an error committed by your spouse. Wow. Medyo mahirap to. Minsan, ang galing mampulis ng asawang babae o asawang lalaki. Ang galing mangkorek ng mali. Para bang siya ay sobrang perfecto at hindi pwedeng magkamali din. Kapatid, walang asawang perfect. Yung asawa mo hindi yan perfect. Lahat nagkakamali. Yan. Kaya kung kailangan mo ng okay? Approach your spouse gently and tactfully. Kung hindi ka magiging maingat at di ka magiging matalino sa pagtutuwid doon sa pagkakamali ng iyong asawa, ang pagtutuwid mo magiging sanhipan ng lalong ikagugulo ng inyong pagsasama. So, dapat lang na ituwid ang pagkakamali o kasalanan ng asawa. But, make sure you are going to do it intelligently, tactfully, and cautiously. Maingat. Hindi ka parang nakakita isang kriminal at ayaw mo nang pakawalan. At ipapakulong at di nabibigyan ng laya. Yun, excuse me. Ganon, kapatid. So, be gentle, be tactful in correcting an error committed by your spouse. Bigyan ng chance. Yan. Ito, sa isang mag-asawa, napakahalaga itong bagay na to. Prayer. A family that prays together, stays together. I believe also sa mag-asawa. Yung mag-asawang laging nananalangin magkasama ay talagang nagtatagal hanggang wakas. Prayer. Manalangin magkasama. Sikaping huwag lilipas ang araw na hindi kayo nag-pray. Kayo mag-asawa. Manalangin pagising umaga, kung may chance kayong magkasama at magising, o bago matulog sa gabi. Pero mas maganda may oras. So ang magkasamang pananalangin kasi napakalaking tulong. Ito'y matinding bonding, higit pa sa ordinaryong date. Prayer is powerful. Prayer is powerful. It can be God's instrument to solve any problem o para maiwasan ang mga tukso at ano pa mang pwedeng dumating sa buhay mag-asawa. Napakalaga po ng panalangin. Huwag po natin itong itsapera sa buhay na mag-asawa.
Okay? Napakalaga nito. Imagine mo, ang kausap niyo doon ay ang Diyos na Origen ang siya nag-match sa inyo bilang magka-partner, bilang mag-asawa. Yun. Salamat sa inyong lahat na nandito. Yan. Ako iniwala na marami pa tayong matututunan. So tandaan, ang sambung araw na sinimulan niyo sa panalangin at tatapusin niyo sa panalangin ay isang napaka-victorious na araw bilang mag-asawa. Eh, isa pa, kahit sabihin nating mag-asawa na at tayo iisa na, still, let us respect the needs, okay? The privacy, okay? Your spouse need for privacy. Natural lang sa tao na minsan gustong mag-isa. Totoo ito na maging sa mag-asawa. So recognize your spouse need for privacy and honor it. But, okay, caution lang ha. Sa mga gustong mag-isa ng ganito at ikaw yung asawa, make sure lang, hindi ka gagaya kay David na sa kanyang pag-isa at pamamahinga, doon siya bumagsak sa adultery. Okay? So just be watchful at this moment. Hindi ibig sabihin may privacy ka, na you need to do it, and you have this right to do it, eh, medyo lalabag ka doon sa sinumpaan. No. So recognize your spouse needs for privacy and honor, at ikaw naman na recognize yung privacy mo, ay please lang, maging maingat, magpagbantay. So dapat natin tanggapin kasi yung katotohanan na may mga bagay na hindi dapat pakailaman ng kahit sino, asawang babae o asawang lalaki. At meron din mga pagkakataon na may gagawin ang asawa na hindi dapat pakailaman o panghimasukan ng babae o ng lalaki na inaisutos sa kakayahan pag siya pinakailaman kahit na asawa pa. Okay? Yan, respect your spouse's for privacy. Pero ulitin ko ha, ikaw na pinagkatiwalaan, binigyan ang karapatan sa iyong privacy, maging faithful pa rin even in your private moment. Sa Lord at sa iyong asawa. Tumupad sa pangako. Yan. Na pangakong till death do us part for better or for worse. Tumupad sa pangako. Ang pangako galing sa asawa ay nagdudulot ng saya. Pero mas higit na tuwa, higit na ligaya ang madarama kung ang asawa ay tumutupad sa pangako niya. Huwag lang puro pangako, tupa rin din naman ang pangako. Tumupad ka sa pangako mo. Liligaya ang iyong buhay, titibay ang iyong pagsasama, lalawak at sisigla kung ang pangako ay tinutupad. Kumbaga, nakakagwapo lalo, nakakaganda lalo yung mga ang pagtupad sa pangako. Yan. Pangako sa'yo. Yan, yung mga ganun eh. May paglalaban hanggang wakas. Pangapangakong ito ay napakahalaga, mga kapatid. Amen? Tumupad sa pangako. Another thing is, I want to, mga payo sa'yo, na i-take nyo din, pag nagalit, sikaping tumahimik muna. Yan. Payong kapatid, pag nagalit si Mrs., tumahimik ka. Pag nagalit si Mr., tumahimik ka. Hindi yung pagalit siya, magagalit ka rin. Matalino kasi na desisyon yung, at matalinong pagpapas siya, yung tumahimik ka muna habang yung isa ay nagagalit. Asawa mo nagagalit. Ang tao pag galit kasi, may tendency na makapanakit sa salita, sa gawa. Diba? Sino mang nasaktan, may tendency manlaban, manakit din, gumante, yan, makigante, mag-revenge, maging avenger. Makakatulong kasi na maiwasan ang away at pananakit. Kung sa panong ikaw ay galit, ay tumatahimik muna. Baga, siya ay apoy. Di magpakatubig ka muna para medyo kalmado. Okay? Manalangin muna at mag-isip-isip bago gumawa ng aksyon o mga hakbang. Timbangin bakit ba siya nagkagalit. Maring may party ka doon sa pagkagalit. At kung nagalit siya dahil alam mo may mali ka, alam mo na, apologize. Humble yourself. At alam mo, hindi mo na ako maintindihan kung anong pinaguhugutan niya ng galit.
Okay. Hayaan mong humupa ang galit, saka mo siya kausapin. Okay? Pero naman, laging-palaging galit, 24/7 ay galit. Oh, medyo mahirap na yun, ha? Kailangan mo na lang talagang matinding payo niyan. Desisyonan mo na. Okay, iwasan ang pagsigaw sa asawa, lalo na sa harap ng iba. Hindi na nyo naman siguro ginagawa, pero huwag gagawin ng mga mag-asawa, kahit mag-asawa na. Kasi imagine mo nga, yung sisigawan sa harap ng iba, wow, napakawalang galang nun. Sobrang kawalan ng paggalang sa asawa yon. Sobra. So, pero na lang kung bingi ang asawa, di ba? Kailangan siya medyo ilakas yung boses o magsinyal. Magsinyales. So, signals. Hindi tamang sinisigawan ng asawa o sino man, di ba? Nakakabastos yun. Nagmumukhang, sorry for the word, nagmumukhang tanga ang sinasabihan ng ganun, sinisigawan. Kung sisigawan mo siya, lalo sa harap ng iba, very inhumane yun, di ba? Siguro, naman ayaw mo nababastos, ayaw mo nagmumukhang ewan sa harap ng iba, di ba? Lalo na kung asawa mo gumagawa, kaya huwag na huwag gagawin nito. Huwag. Big no. Ayan. Sa mga kapatid, another payo, maging appreciative sa talents, sa abilities, sa skills, sa kakayahan ng iyong asawa. I-congratulate mo siya sa kanyang mga ginagawa. Yung hindi gumagawa nito, magbago na kayo. Tuwan-tuwa ang asawa sa ginawa niya, pero ikaw nung makita, yun lang. Mas magaling pa yung ginawa ni kumpare, mas magaling pa yung gawa ni Mare. Oh my, huwag ganun. Kakasama ng loob yun. Make your respective spouses happy and be an encouragement to them. Kung may unang mang-encourage sa kanila, ay ikaw yun. Okay? Ikaw na wife o ikaw na husband. Okay. So, malaking kagalakan kasi at malaking encouragement sa iyong asawa kung isa ka sa mga taong nag-appreciate sa kanya. Marami yung nagtatampo o nagagalis asawa dahil hindi ina-appreciate ng kanilang mismong asawa. Yung iba na-appreciate pero asawa hindi. Huwag ganun. Let's be appreciative of the spouses, of your spouse talents and abilities. Ayan naman. So, appreciate. Appreciate the talents, appreciate the abilities of your spouse. Importantly, ngayon na mo gagawin. Okay? Kung hindi ka ganun mo, hindi kasi ako mahilig mag-appreciate. Nako, asawa mo yan, simulan mo. Matuto ka mag-appreciate. Iwasang pintasan ng asawa. Minahal mo yan sa kabila ng kanyang mga curves at kanyang mga edges. Hindi madaling tanggapin ang pintas, di ba? Galing sa ibang tao. Pero lalong mahirap tanggapin yung pintas na galing sa iyong asawa. So napakasakit nito kapag lalong narinig ang ng ibang tao. So imbes na napintasan ng asawa, tulungan magbago. Kung medyo lousy siyang manamit, tulungan siyang manamit. Sasabihin kasi tao tungkol sa iyong asawa, mag-crap yun. Kung harap-harap at sobra nang nakaka-insulto yun. Kaya kapatid, iwasang pintasan ng asawa. Okay? So, siguro iba kasi yung constructive criticism that you're gonna say, okay, Han, medyo napansin ko ganitong style mo. Pwede sigurong ganitong gawin mo kung mas makakabuti. Kaysa yung, wow, sa harap na ibang tao, pangaladakan yung kanyang mga kapintasan, ay hindi po talaga ito maganda. Tulungan si wife o tulungan si husband na huwag magkamali o magkasala. Mas madaling makaiwas sa pagkakasala ang iyong asawa kung tutulungan mo siya. So, may tukso. We know there are lots. Sa paglabas sa tukso, suportahan. Laging alalahanin na yung pagbagsak ng isa ay pagbagsak ng buong pamilya. Kaya alamin ko ano ang laban ng iyong asawa, anong struggles niya, ano yung temptations na madalas niya kinakaharap.
Laban niya, laban mo. Laban mo, laban niya. So laban mo rin ang laban ng iyong asawa. Kaya lubos na tulungan siya. Hindi pwede, bahala siya. Matanda na yan. Parang nag-aral naman yan. Hindi, hindi ganun. Suportahan dapat. Suportahan mo siya. Sa kanya mga hinaharap sa buhay para di magkasala. Litin ko, ang pagbagsak ng isa ay pagbagsak ng buong pamilya. Yun. Ito ah, tayo nagwo-work ka sa labas. Minsan, nagkaroon tayo ng hindi magandang encounter sa boss, sa katrabaho, sa kaibigan, sa kapamilya, na yung relatives, at nagalit tayo. Tapos ang pinagbubuntunan ng galit ay sa asawa. Binabaling ang galit sa asawa. Huwag ganun. Ang galit sa iba ay huwag mong ibigay, ibaling sa asawa. Kasi kung sakaling nagalit ka sa ibang tao, tapos sa kanya mo ibinuntun ang lahat, hindi mo rin alam yung kanyang pinagdadaanan that time. Ano, galing kayo pa sa trabas, ganun yung, kaya, ganun yung galit mo. Maging aware ka kasi hindi mo namamalayan na nakapag-transfer ka ng galit, which is hindi dapat. Okay? I pray huwag mangyari sa inyo yan, pero huwag na huwag talaga. Kapag ito yung na-encounter rin, huwag ibigay yung galit. Huwag ibaling ang galit sa asawa. Bago pumasok ng bahay mo, mag-pray ka na, Lord, alisin niyo po yung galit ko. I want to be a vessel of love, not anger. Okay? So, when you have offended your spouse, learn how to say sorry or to show sorry. Hindi naman tayo nga perfect eh. Nakakamali. Nakaka-offend in our words, in our actions, in our decisions. At kung ganun ang mangyari, then pag-sorry. Ipakita mo na totoong nagsusorry ka. You mean what you say. Pag na-realize mo na mali ka talaga, then sabi mo sorry. Hindi naman ka kaluguhan. Hindi naman pagkawalan ng pagkalalaki, pagkababae, ang pagsasabi ng sorry. So may nagsusorry naman na nagsasabing sorry. Pero nakangisi, okay, pwede naman. Talagang parang hindi naman sincere yung pagsusorry. Nakakabuisit lalo talaga yun, di ba? So may nagsasabing sorry na, pero wala naman pagbabago. Kinabukasan, ganun pa rin. Next week, ganun pa rin. Hindi dapat. Kumbaga, when you say sorry, when you say you are sorry, mean it. Show that you are really sorry. Para masayang pag... asawa. Yan, pag naka magpatawad, forgive. Patawarin mo yung asawa mo. Kailan? Pag nagkamali, pag nagkasala. Kahit hindi pa ganun, kahit hindi ang kasalanan na gawa, patawarin. Okay? Walang tang bigat na dinadala kapag kayo marunong magpatawad. Ang di pagpapatawad, nakakasakit ng ulo. Nakakabigat ng damdamin. Nakakatanda. Nakakapangit pa. Nakakaikli ng buhay ang di pagpapatawad. Panalo ka naman kung magpapatawad ka. So yung pagpapanatili ng galit, nagdudulot yun ng sakit ng loob, ng hinagpis, at humahantong karamihan sa o karaniwan sa mga pananakit. Kung may galit ka sa asawa mo, patawarin mo na. Patawarin mo na yan. So the earlier you forgive when you get offended by your spouse is better than best. Kaya hindi sure tapos yan, dapat talagang gawin. Okay? Ito ah, isa pang payo para mas masaya ang pag-asawa ay huwag nagger. Avoid nagging. Bihira naman ang lalaking nagger, di ba? Karamihan babae. So, nakakainis kasi yung asawang nagger, yung partner na nagger. Ayan.
Sabi niya, nakakatampo, nakakasama ng loob. Wala nang ginawa sa awa, kundi magnan-nan-na-na. Nagnan-nag. Sabi niya, iba, parang gusto ko ng sungungain yung bibig. Parang ganun yung word eh. Nanliliit ako kasi feeling ko. Sorry for the word, tinatanga-tanga. Ako na lang asawa ko kung wala na, wala na siyang paalam sa nararamdaman ko. So kung may nagawang pagkakamali ang iyong asawa at gusto mong sabihin sa kanya, minsan lang itong sabihin sa kanya, huwag ngayong maya't maya, ulit-ulit, nag-kanag-nag. Huwag idagdag pa dito yung dati pang nagawa. Eh, tapos na yun eh. Kala ko ba nagpatawad na? So, sa pagsalita, dapat mahinahon. Huwag magagalit. Huwag pagalit. Hindi yung para ka nang iinis. Para kang nanlalait. Hindi dapat ka. Passive humor. Huwag mo lagi parang seryoso lagi. Kala mo lagi ang presidente ng isang napakalaking kumpanyang nalulugi. Hindi, kawanan lang yan. Kasi napagtatagumpayan naman. Kailangan lang iti. Kailangan yung mga sweet smile. Kailangan yung magtawa. Kailangan talaga yun. So can you imagine a couple without a sense of humor? Diba? Boring. Boring yun. Ang lungkot ng buhay ng mag-asawa pag walang sense of humor. Parang laging may patay. It's nice to make people happy, especially your spouse. Kaya have a sense of humor. Magpatawa. Patawa ng iyong asawa. Matutong mag-joke kahit corny. Dagdag ligaya yun kung marunong kang magpatawa. Kung marunong kang magpasaya. Ayan. So mag-asawa, mangarap, magtiyaga, matalinong gumawa. Mangarap, magtiyaga, matalinong gumawa. So libreng mangarap. Mangarap kayong mag-asawa at magkasamang magplano tungkol sa katuparan ng pangarap. So walang challenge ang buhay kung walang pangarap sa buhay ang mag-asawa. So magkaroon kayo ng oneness o kaisahan sa inyong pangarap. Mahirap para sa mag-asawa ang walang isang pangarap. Trabaho ng gusto. Gumawa, gamitin ang talento, maging matalino sa paggawa upang maabot ang pangarap. Okay? Ayan. Praise God. More than winning the argument, aim to win your spouse. Eh ano naman makukuha mo? Nanalo ka, pero nasaktan mo naman ang asawa mo. Wala din yun. Kaya, another payo, more than winning the argument, aim to win your spouse. So natural sa mag-asawa ang paminsan-minsan magkaroon ng arguments. Kung sakaling mangyari ito sa inyo, aim on winning your spouse. More than winning the argument against your spouse. So ano mo yung nanalo ka sa argumento, eh mawawala naman yung asawa mo sa'yo. Sige, ano gusto mo? Panalo ka lagi sa argumento o wala ka namang asawa. So, yun. More than winning the argument, aim to win your spouse. Of course, another payo, mga kapatid. Salamat sa inyong pagstay, ha? Ay, ito. Maging contento. Maging contento kayo. Ayan. Be content. Kasi kahit ng pagiging anak ng Diyos, kailangan contento tayo. Delikado kasi yung maaring kahinatnan ng mag-asawang walang kakontentuhan sa kung anong meron sila. Si Mrs. lagi na lang hinanap yung wala sa kanila. Pag yan si Mr. ganun din. Ang magiging result nito ay gulo. Ano ba ang kailangan para maging kontento ang tao? Ang kasapatan ba ng lahat ng pangailangan?
Kung dito nakabase ang kakontent, walang mag-asawang maubusan ng needs o pangangailangan. Therefore, walang asawang makontento. Pero maging kontento muna at magpakaligaya sa kung at nasayang lang yung ngayon dahil sa paghahangad mo ng sobra na hindi mo naman kailangan sa araw na yon, which you just spend your time sa ganung paghahanap. So, baka kasi dumating, hindi na dumating yung bukas eh. Pag dumating ang bukas nagiging ngayon. Kaya, kung ano yung meron tayo, magpakaligaya, maging kontento. Kung kontento ka, sakalig mamatay ngayon, edi maluwag sa dibdib, nakangiti, at ibig sabihin na-fulfill yung day mo, yung buhay mo, kaysa araw-araw na lang naghanap ka na lamang ng kakulangan. Our God is more than enough and He is able to supply all our needs. Kaya maging kontento tayo. So maraming asawa ang nahulog sa kandungan ng iba kasi hindi naging attractive para sa kanya, kanyang asawa. Sabi, napakababaw naman. O mukhang mababaw, pero mahalaga. Mahalaga na nagpapaganda ka, nagpapagwapo ka pa rin sa iyong asawa kahit umiedad na. Huwag magpapabaya sa itsura. Yan. Huwag magpapabaya sa inyong itsura. Ng asawa mo, ano pong gusto mong pabango ko? Gusto mo ba ito? Eh, alam mo namang ayaw niya nung pabango mo nung gano'n. Yung lotion mo nung gano'n, huwag mong gamitin. Kumbaga, kung maia-attract ka, asawa mo, hindi kaya hindi po masama na nagpapaganda ka. Kasi gagawin mo yun para sa asawa mo. Of course, ibang motive nila kung iba ng dahilan, di ba? So, i-attract mo yung asawa mo lagi. Magpaganda, magpagwapo. Kasi, kaibang umatrak dyan kapag hindi ka nagpaganda, hindi ka nagpakagwapo. Maging attractive sa asawa, isang payong malupit para lalong ma-inlove siya sa'yo. Ikaw rin, baka magsiksi ka. Yan. Praise God. Sana may nakukuha kayo sa mga payo-payong ito, ano? Ayan. Okay. Mga patid, sa pangpayo, umiwas sa mga sitwasyon na maaring magbunga ng masasamang hinala. Yan. Para hindi mapagbintangan na may ginagawang masama, edi umiwas sa sitwasyong kahinahinala. Huwag kang magsasama o sasama sa hindi mo asawa sa isang lugar na questionable ang pwedeng niyong pagsamahan. Sa loob ng pribadong sasakyan, dalawa lang kayo. Aba, questionable yon. Sa park, para kayong magnobyo at para kayong gan. Eh, best mo kasi kahit na sa loob ng hotel, aba, lalong napaka-questionable yon. Ulit, iwasan na pumunta sa mga ganong sitwasyon na magkakaroon ng masamang hinala. Kasi napakahirap namang paniwalaan na isang lalaki at isang babae galing sa loob ng hotel, nag-prayer meeting, nagkwentuhan, nag-jack and poi lang, naku po, mag-ingat, umiwas. Okay? Ang ginagawa yun. Positive yung mga payo. Payong malupit. Yan, be gentle. Be gentle. Alam ko, mga lahi tayo ni Gabriela Silang, Diego Silang, ni Andres Minifacio. But be gentle. Be gentle. Gentleness sa iyong asawang babae o lalaki can be best exemplified by being considerate of your spouse's feelings and thoughts. So bago mo gawin ang isang bagay o bago mo sabihin ang gusto mong sabihin, isipin mo ng makapitong beses. Ano kaya ang mararamdaman ng asawa ko sa sasabihin kong ito? Ano kayang damdamin niya? Hindi komod gusto mong sabihin, eh basta-basta ka na lang, wala ka malang konsiderasyon na kung anong maiisip niya, kung anong mararamdaman niya. So, pagsalita, sa paggawa,
sa paghipo, sa paghawak, be gentle. Maging gentle bilang asawa. Of course, be proud of your spouse. Hindi naman singgalay nung iba ang asawa mo, hindi naman singganda o singwapo, pero be proud of your spouse. Hindi man siya pang mati ni idol, hindi pa siyang Hollywood, ang level ng ganda, be proud of your spouse. Ipagmalalaki mo o ipakin mo ba ang asawa mo? Dapat lang, proud ka ba ang itsura ng asawa mo? O parang gusto mong itago sa dilim hanggang pang gabi lang daw pwedeng i-display? Gusto mong takpan siya ng dyaryo pa baka ba pinapakilala? Eh, hindi ganun. Huwag ikakaya ang asawa. Be a wife, be proud of your husband. Of course, may sarili-sarili tayong opinion. Si asawang babae, si asawang lalaki, may ibang opinion yan. Ikaw, may iba ring opinion. So ang lahat ay may karapatang magpahayag ng kanya-kanyang sariling opinion. Maliman ito o tama, marunong dapat tayong gumalang sa opinion ng bawat isa. Ipakita mo na ginagalaw yung opinion niya. At siya din ganon. Opinions, o yung hindi pagkakapalas ng mag-asawa ng mga opinions, hindi nangangahulugang mali siya at ikaw yung tama. Hindi lahat ng naiiba ay mali. Pero kapag kahit hindi ka pa sang-ayon sa opinion ni wife mo, ni husband mo, dapat pa rin igalang yung opinion niya. Ang hindi pagsang-ayon ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng paggalang. Ang mahalaga, marunong gumalang sa opinion ng asawa. Tanda kasi ito ng paggalang. Okay? Igalang ang opinion ng asawa. Hindi huwag papamukha mo ikaw ay sobrang galing at siya ay maling-mali. Yan. Ito pa sa pampayong mga kapatid. Salamat sa inyong lahat. Galang ang opinion ng asawa. Tapos na tayo doon, huwag maging bossy. Bossy. Kala mo, dahil ikaw yung mas maganda ang pinag-aralan, ikaw itrato mong asawa ay parang aliping sa gigilid, parang aliping na mamahay. Parang typical cultural lesson yun. So, huwag maging bossy. Sa mag-asawa, walang amo. Okay? Walang boss. Dapat parehong naglilingkod sa isa't isa. Kasi si husband, appointed by God as the head of the wife, is not taken as the lord over the wife. Okay? Hindi rin naman tama ng wife, hindi nagpapasakot sa husband. Sabi, ako naman yung nauna sa kanya dito. Ba't ako magpapasakot? Hindi ganun. Hindi rin tama yung ganun. Huwag tratuhin ng asawa na parang alipin o alila. Pumarihas ka. Kahit pa malaki yung kinikita niya o yung kinikita mo sa kanya, pumarihas ka. Kaya, kaya mo rin na gawin niyo to, okay? Huwag mong iasa sa asawa mo yung di mo kaya, yung kaya mo namang gawin. Amen. Amen ba? Huwag maging bossy. Kung si Mrs. ang nagluto, hindi ko naman yung maghugas ng kanainan. Ganun lang yan. Maging maunawain. Isang payong malupit ulit sa mga mag-asawa at mag-aasawa. Kung gusto mong lalo kang mahalin ng iyong asawa, ipakita mong inuunawa mo siya. Totoong kailangan mo ang pangunawa. Pero higit sa hanapin mo yung pangunawa mula sa asawa mo, ikaw yung unang umunawa. Seek first to understand rather than to be understood. Yan. Sa bandang huli, ang hinahanap mong pangunawa galing sa iyong asawa, ibibigay din niya. So ikaw muna yung magbigay. Ipakita mo yung pangunawa na isang malinaw na ebidensya na nagmamahal ka sa iyong asawa. Yun. Ito, madalas ko
Itong nababang communication lines open. Open ang komunikasyon. Dapat lang sa mag-asawa na alamin at ipaalam ang kalagayan ng isa't isa. So this will not happen if the couple will not keep their communication open. So isang basic na indicator ng magandang pagsasama ay yung clear transmission of feelings or thoughts. Listening. Okay? Marunong makinig. Marunong din mong magsalita. Marunong mag-process ng message. Hindi nagbabat in. Hindi yung walang pakialam sa sinasabi. Understanding. We know to see how to see the perspective of the one who speaks. Hindi natin ginagawang subjective. Okay? Yung makikinig. Kundi, isip, oh, teka, may dahilan. May tama naman sa sinasabi niya. Magkaroon ng empathy. Magkaroon ng feeling na, okay, ilalagay mo sarili mo sa tungkol sa sinasabi niya. Maraming problema ang maiiwasan ng mag-asawa kung laging bukas ang komunikasyon nila para sa isa't isa. Marami nasisirang families or husband and wife relationship because of this communication problem. So, keep communication lines open. Yan. Praise God. Madami-dami na tayong napag-usapan. Ako lang pala. At kayo nandyan. Salamat sa mga nandito ngayon. At sa mga makapanood nito, nawa'y maging blessing sa inyo itong mga payong ito upang laging masaya ang pag-asawa at ang buhay mag-asawa. Maging mahinahon sa pag-uusap pag may problemang nilulutas. Walang problemang di malulutas sa mahinahong pakikipag-usap o pag-uusap. Sa totoo lang, maraming problema ang hindi na sana lumalapa at nauwi sa hiwalayan kung ang pag-uusap naging mahinahon. Okay? Hindi kasi makakatulong sa paglutas ng problema yung nagsisisihan ng mag-asawa. Hindi makakatulong yung nakafocus kayo sa mali ng isa't isa kaysa sa solusyon na pwedeng offer o magawa ng bawat isa. Iwasan yung pangutya, iwasan yung pagtataas ng tono ng boses, iwasan. Let us be gentle. Para kanina din yan, maging mahinahon sa paggamit. Okay? Yan. At salamat, family, love, and life. God bless you. Yan. At sa paggamit ng tamang salita. Amen? Praise God. Maging mahinahon tayong lahat. Ayan. So, malapit-lapit na akong matapos. Let your spouse know your feelings and predicament you are in. So, tell your spouse not only your thoughts, but also your feelings. So, letting your spouse know your feelings, your predicament you are in, will somehow help your spouse act accordingly. So, ewan ko lang kung nakakabasa ang isip ang asawa mo. Hindi naman manghulang asawa mo para malaman yung iniisip siya. Wala man na siyang pakiramdam. Eh, parang hindi naman siya ganun. Kalakas yung kutob kagaya mo. Eh, sabihin mo lang. Huwag sarili ninyong pagdurusa. Dahil ang mag-asawa dapat magkasama sa hirap at ginhawa. Walang silbi ang asawa kung sa panahon ng pagdurusa, hindi nakikiisa. Pero mahirap kasing malaman ng iyong asawa yung lagay mo kung hindi mo sasabihin sa kanya. Okay? Huwag mahiya. Huwag mag-alala. Magsabi ka sa asawa mo. Okay? Mahirap magdala ng burden, di ba? Dapat sa hirap at sa ginhawa. Iwasang isumbat ang mga nakalipas na pagkakamaling nagawa niya. Maraming husbands or wives na parang historian. Ano yung mga parang historian? Ay, naku, napakagaling mag-recall ng nakaraan. Mga taong pag nagalis asawa, binabalikan ang matagal ng pagkakamaling nagawa ng asawa. Paulit-ulit na isusumbat sa kanya. Pag ganito, sisikip yung mundo ng inyong asawa at baka marapatin pang iwan ka na lang niya. So yung kasalanang pinagsisihan na hindi na dapat isusumbat pa. Pag may bagong nagawang pagkakamali ang iyong asawa, huwag isama yung luma.
Wala kahit nang maganda yung isumbat ng isumbat ng isumbat ng asawa. Ang pagkakamaling nakata, lumipas na. Iwasan gawin ang anumang bagay na alam mong ikagagalit niya. Eh, alam mo namang ayaw niya, tapos gagawin. Huwag may ligman na dya. May mga ganun eh. Parang, ayaw ko yung word na sa... Kaya... mo, mahalin kayo. Mahalin ka, tahasan yung sako. Maging source of encouragement para sa kanya. Mga panahong, alam mo, pare-repas mo tayo may mga kinakaharap sa buhay. So let us learn. Let us learn to be a source of encouragement. Maging katuwang sa pagresolba ng problema at huwag na maging pabigat pa. Kung kailangan magsakripisyo para makatulong, magsakripisyo ka. Kung kailangan tumahimik para makatulong, manahimik ka. So gawin mo ang magagawa mo para matulungan malutas ang problema ng asawa mo. Be a source of encouragement. Yun. Ito, ha? Isa pa. Ito, yung, maring mayroon kayong masabi dito, pero I think we practice this at home and we should do the same thing. Encourage me ko lang. Iwasang pakialaman yung mga bagay na inaaring personal ng iyong asawa. Kala ba walang lihiman? Kapatid, sabi mo, di ba may privacy pa rin kahit paano yan? So, personal letters, text messages, cell phone, bag, pitaka, iba yung mga personal, huwag mo basta-basta kakalikalin yan. Magpaalam pa rin. Okay? Para iwas gulo. Magtiwala. Bakit mo kakalkalin yan? May duda ka ba? So magtiwala. So yung pagpapakita ng pagtiwala sa asawa, malaking tulong sa magandang pagsama. Kung noon nilokaw ng iyong asawa, ang magtiwala sa kanya ay maaaring maging tulong tungo sa pagbabago niya. Pero para sa isang naglolokong asawa, of course, hindi madaling gawin ang magbago, lalo kung walang tulong na nanggagaling sa asawa. Yan. Kung sakaling sa kabila ng pinakita mong pagtitiwala sa iyong asawa, ay marami nang nawala. Sa pagtitiwala, walang nawawala. Ulitin ko, sa pagtitiwala, walang nawawala. Sa manloloko, marami ang nawawala. Kaya, magtiwala. Yan. Yan. Isa pa, ito, malapit-lapit ako matapos. Maging best friend ka ng asawa mo. Hindi na kailangan i-explain pa yan. Aba, mahirap naman ang best friend ng asawa mo yung iba. Dapat ikaw ang best friend ni Mrs. o ni Mr. Yung pinaka best friend. Okay. Oh, ito. Huwag nating gawing katatawanan yung kamalian, kakulangan, kaibahan, kahinaan ng asawa. Lahat may pagkakamali, lahat may pagkukulang, lahat may kaibahan. Walang taong matutuwa pag pinagtatawanan yung kanyang kamalian, yung kanyang kakulangan, yung kanyang kaibahan at kahinaan. So, huwag mangungutya, huwag pagtatawanan, huwag gagawing biro ang bagay na ito sapagkat hindi po ito maganda. Nakakawala ito ng gana, nakakasakit ito ng kalooban, pwedeng makasira din ang relasyon sa mag-asawa. Respect the uniqueness of each one as God created us. Ito. Maging maka-Diyos. Hindi lang maging maka-Diyos. Maging malapit sa Diyos. Maging mas in love sa Diyos. Ito ang susi sa pagsasamang matibay. Amen? Pinakamahalaga nito. Ang pagiging maka-Diyos, ang siyang magdadala sa mag-asawa sa isang matibay na pagsasama at totoong pagkakaisa. So natural sa mag-asawa ang datna ng iba't ibang problema. Pag maka-Diyos ang mag-asawa, mananatiling matatag ang kanilang pagsasama. Kasi sabi nga,
a cord with three strands are stronger sa isa lang o sa isang sa dalawa lang. Laging natin gamit sama si Lord sa ating relasyon. Amen. Idepende lagi natin ang relasyon natin sa Diyos. At ang relasyon natin sa Diyos ang maging pundasyon ng ating mga ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. So sa panahong tahimik, sa panahong may kaguluhan, sa panahong tag-init, tag-ulan, tag-bagyo, tag-yelo, maging maka-Diyos, maging malapit sa Diyos bilang mag-asawa. Okay, ito ah, ito ewan ko. Maganda to eh. Si babae, si wife o si husband na may sinasabi, pero focus naman yung isa sa cellphone, focus naman ito sa ano. Hindi dapat yun, kasi be attentive pag may sinasabi sa'yo. Yan, di ba pag kinakausap mo ang iyong asawa, gusto mo nakikinig siya. Vice versa, ganun din dapat. Gusto rin ng asawa mo, napakinggan mo siya sa pag kinakausap ka niya. Kaya, be attentive pag may sinasabi sa'yo. Ito pa, ipakita at ipadama na mahalaga ang iyong asawa. Yan. Sarap kaya ng feeling na binibigyan ka ng importansya. So, ang asawang nakadama na siya ay di mahalaga sa kanyang asawa, nagmumukhang kawawa. Nahahabag sarili. Nagiging madrama. So, ipakita, ipadama sa'yo, okay? Sa iyong asawa, na importante siya. Mahalaga. Okay? Ipakita, ipadama na mahalaga yung asawa. Ayan, ito, major to. Iiwas sa selos ang asawa. Hindi ikaw ang iiwas magselos. Iiwas sa selos ang asawa. Maraming mag-asawa ang nag-aaway o nag-aaway na sirang buhay dahil sa selos. Marami ang nasiraan ng bait, pumatay, nakapatay, dala ng matinding pagsiselos. Natural na magselos kung kasilo-selos. Magtaka ka kung may dapat pagselosan sa iyong inyong asawa tapos hindi na siya nagsiselos. Ang pinakamaganda, iiwas sa selos ng asawa. Kung sakaling hindi sinasadya may nagawa ka o kaya may nagawa ang iba, napansin mong pinagsiselos sa iyo ng iyong asawa, ayusin agad. Huwag patagalin pa. Linawin ito at sikapin huwag maulit pa. Kasi ang selos ay parang lason. Nakakasira, nakakamatay. At bilang mga Kristiyano, there's only one that we should, na dapat may karapatan magselos. At yun ay si Lord. He is the jealous God. Dapat wala siyang ahati sa puso. Yan. Third to the last, huwag nang sabat-sabat kung asawa mo ay may kausap na iba. Okay? Yung mga asawang sabat ng sabat. Hindi naman siya kinakausap. Kaya, dapat marunong kang makiramdam. Okay? Iwas ang pagsabat-sabat lalo't hindi naman kailangan ng iyong mga sinasabi. Sa mga decisions making, mga kapatid, magsama at magkaisa sa paggawa ng desisyon. Sa paggawa ng desisyon, dapat lang na magkasama at nakakaisa ang mag-asawa. So sa mag-asawa, hindi isa lang ang magdedesisyon. Okay? Lalo na yung mga major decisions, mga masisela na desisyon, dapat pinag-uusapang mabuti. So bago magdesisyon, pag-usapang mabuti. Magkaisa, magsama sa paggawa ng desisyon. Wife or husband, huwag gagawa ng desisyon na solo mo lang, lalo't mga major at masiselang desisyon to. Huwag kalimutan ang mga araw na pinapahalagahan ng iyong asawa, gaya ng Valentine's Day, gaya ng anniversaries, birthday, iba ko yung iba, mahilig niya sa may uso ngayon, mga mansaries. Huwag kalimutan ang mga araw na pinapahalagahan ng asawa mo. Okay? Kita mong pusura-pusura sa asawa mo, yung pala, birthday niya. Hindi mo lang binate. Ang sama-sama tuloy ng pakiramdam niya. Maghapon, magdamag, di ka kinibo kasi wala ka rin effort. Better still, give your spouse a treat on special occasions. Gumawa ka ng surprise. O, kung hindi ka mamahilig mag-surprise, hindi siya mahilig din sa surprise. Pag-usapan, ano pa plano natin sa birthday mo? Ano pa plano natin sa ating anniversary? Yan. Sigurado ako, love points ang bunga nito. Don't forget, yung mga makakalimot dyan, ako, maglagay ng malaking kalendaryo. And lastly, sa gabing ito, be resolved to live with your spouse all your life. Ang relasyon ng mag-asawa ay panghabang buhay.
May kasabihan, ang pagsasama ay hindi parang kaning susubo at iluluwa pag napasok. In solving marital problems, lot of solutions can be considered as the options. Yes, divorce is okay in the nation, in some bansang kagaya ng Canada. But you know what? Honestly, God hates divorce. God intends marriage to be for life, till death do us part, for better or for worse. Maraming mag-asawa ang naghiwalay na. Marami na sila. Huwag ka nang dumagdag pa sa statistics. Magsama kayong mag-asawa sa lungkot at sa ligaya, sa hirap o sa ginhawa, meron o wala, hanggang may hininga. God bless you. Let us pray. Lord, I pray that this advices ay makatulong sa sino mang makakapanood nito, makakatrinig nito. And I pray, Lord God, that each marriage, each relationship, yung mga mag-asawa na at yung mag-aasawa pa, Lord, ikaw yung maging sentro ng kanilang mga relasyon. Naway makilala kanila talaga bilang tagapagligtas nila. And I pray that matutunan nilang isang guni sa iyo lahat, Panginoon, na itiwala sa iyo ang lahat ng kanilang mga decisions. Bless all of them. Lahat po ng kasama ko ngayon, lahat pa makakarinig ng mga payong ito, naway mapagpala sila ng gusto. Bless their marriages, bless their families, bless their relationships with love that bind them together. Yung pag-ibig mo ang patuloy na bumalot sa mga relasyon nito, Panginoon. Thank you po sa matagumpay na buhay mag-asawa na aking mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Muli, mga kapatid, ang Pastor Jurnel nagsasabing maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa ating isang oras lang namang mahigit na usapan tungkol sa paano mapapasaya ang buhay mag-asawa. Thank you for listening to our Heart Talk. God bless you. Happy Hearts Day. Happy Valentine's. The Lord bless you.